Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Bago natin umpisahan ang ating first day meeting for this month of December, manalangin muna tayo sa ating Panginoon para sa blessings. Lord, marami pong salamat. Sa araw po ito, muli po kaming nagkakatipon kasama ng aming mentor at mga coaches na nandito na patuloy na nag-aaral sa aming business para mapalago namin at marating namin ang aming mga pangarap. Salamat Panginoon sa mga blessings, sa mga pagpapala. Kung meron man po kaming hindi pagkakaunawaan, gabayan niyo po Panginoon na magkaroon po ng maayos na pagsasama, although yun nga merong misunderstanding. So Lord, itama niyo po kung ano po yung dapat at humihingi po kami sa lahat ng aming mga pagkakamali. Salamat po Panginoon sa mga blessings na nandito po, patuloy po kami nandito. Gabayan niyo po kami para sa aming goals at sa mga ibabahagi ng aming mentor sa gabi pong ito. Dinadalain ko rin po Panginoon kasama ng aming mga mahal sa buhay at lalo na rin po yung aming mga kasama nandito na sa mga OFW. Patuloy niyo po silang gabayan at lumaban lang anuman ang pagsubok, laban lang para sa aming mga pangarap. Salamat po Panginoon, ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank God, amen. Thank God, thank God. Amen. Pwede ba tayong magsabi lahat ng amen? Amen. 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 Okay, so I think na i-discuss ko na sa inyo kung bakit natin ginagawa yung business. Tama? Gusto nyo ba yon? Kaya nyo ba? Kahit sandali ilang. Okay, so ayun. Good morning everyone. Good morning mga coaches na nandito ngayon sa webinar ngayong araw na ito. This is our first meeting of the month and goal settings po. Ina-acknowledge ko kayong lahat, mga coaches na nandito, si Coach Annalie, Coach Tessie, Coach Victoria, Coach Michelle, Coach MJ, Coach Ella, Coach Gemma. Wow, nandiyan si Coach Needs. Ayan, Coach Mavic, Coach Presi, Coach Leticia, Coach Arnita, Coach Priscilla. And the rest, sige, habol na lang po sila. So, I hope na nasa maayos tayong lahat, guys. Wala tayong ibang hangarin kundi umangat, mabago ang ating mga buhay-buhay dahil lalong tumataas ang ating mga binibili, kaya kailangan po nating magsakripisyo para nang sa ganun ay matulungan natin ang ating pamilya sa mga bilhin, mga pagplaplano ng buhay, mga bilhin, kung ano man yung mga kailangan natin. Lalo ngayon yung December, kailangan po natin magsumikap at sikapin na ma-reach or ma-achieve natin ang ating mga goals. Dalangin nating lahat na sana po ay ibigay yun sa atin sa pamamagitan ng buwan na ito na buwan ng pagmamahalan, buwan ng pagbibigayan at buwan ng pagkakaunawahan. Ayun lang po ang aking gusto na mangyari sa atin lahat. Naway magulo ang mundo, huwag na po tayong makigulo. Ayan. Agree ba kayo? Tawa naman dyan. Smile naman po dyan. Alam nyo naman. Yan. O, smile. Sabi ko si Coach Ceci. Smile. Ayan, smile. Yes. Okay, guys. Yung topic natin ngayon is bakit natin ginagawa itong business. And then, later on, ibibigay ko yung ating mga ibang tasks. Although, yung mga naka-PMAs last month, ay i-include ko na po ngayon
Hanapin ko na lang kung sino yung mga consistent na kapag PMA, ayun, sila na po yung magiging outstanding achiever ng PMA. And then again, pakipasa ulit kung ilan yung total amount of your earnings since na you started or since kung kailan na binigin, na in-start o inumpisahan yung ating negosyo. Ayan. Okay. So, i-share ko yung screen ko. Gawin na natin po ito ngayon. Dahil nakita ko na nandito naman po yung mga iba. Oh my God. Ano nangyari? May pumapasok. May nakaano ba? I-co-host ko nga yung... Wala kasi co-host. Ayan. Ayan. Okay. So, nakikita po ba yung slide ko? Yes po, ma'am. Okay. Yes po, coach. Okay. Okay. Why do you need this business? By the way, ayan. Of course, this is your coach, coach for today. Here dito sa online entrepreneurship training program, ayan po, Go Home Plan. Or ito ang ating project na bakit kaya ginagawa po natin ito para sa mas mabilis na ma-reach ang ating mga pangarap para makauwi na tayo for good at madamayan natin sa hirap at ginhawa ang hinaharap ng ating mga pamilya. Okay po, bakit nga ba kailangan natin gawin yung business? Kagaya ngayon, meron tayong goal setting. Paano nga ba? Siyempre, pagdating sa bakit natin gawin itong business, dahil dahil meron tayong one-time membership, lifetime business po ito, unang-una. Bakit nga ba tayo ay nagpa-member? Alam natin lahat or hindi natin alam yung mga baguhan na itong business pala na ito is one time lang yung pagpa-member natin, pero lifetime na business. Pagdating doon sa insurance, kapag nag-lapse na tayo sa 65 years old, sa atin pa rin ang ating account. Okay, kikita pa din po tayo. So, can be done part-time or full-time. Kaya natin ginagawa itong business ito dahil sa pamamagitan ng extra source of income. Lahat po tayo ay willing na magkaroon ng ibang pagkakakitaan aside doon sa ating current job na pagkakakitaan dahil sa kadami ng responsibility sa ating family, especially ngayon December, kailangan po nating bilhan sila ng mga damit na bago, 'di ba? Mga ganon yung ngayong December, ganon. Mga inaanak daw natin, mabuti na lang wala pa yata akong inaanak. 'Yun. Mga inaanak daw kailangan bigyan. So bakit? Sino ba yung mga tao na pwedeng gawin yung business? Pwedeng full-time na gawin yung business, pwedeng hindi. So, this business could be done part-time or full-time. So, pag makita natin dito na iba't ibang orasan ang atin nakikita dahil iba't ibang lugar po tayo. Pwede natin gawin yung negosyo in 3 to 4 hours per day. Diba? Kagaya ngayon, kaya naman natin gawin yan ng 2 oras lang. Aba, yung 2 oras na yun is marami na tayong natutunan. Marami na tayong nakuhang naaral. Meron na tayong natutunan kung paano gawin. Madali lang yan. Although alam na natin lahat yan, and then ayan, low startup cost. Bakit nga ba ginagawa natin ito? Kasi namuhunan lang po tayo sa maliit na puhunan. Yun ang capital natin. Nag-start lang po tayo sa very low cost of membership. Pero kapag ginawa po natin ito ay lalaki ba o hindi? Siyempre lalaki. Kaya nga low startup cost po ito.
ganun, kung bakit natin gagawin yung business. Ano pa? Best retirement plan. Kaya nga natin gagawin po ito para in case na uwi na tayo ng Pilipinas, mga na OFW, and mga kasalukuyang nasa Pilipinas na syempre gusto na rin nilang makaupo, makapahinga. So ano yung future na kailangan natin in this time? Diba? Yung retirement plan natin. Kung wala na tayong trabaho, nandito naman sa in global, yung focus natin, mas malalim pa yung commitment natin dahil etong business na ito is nagagawa lamang through online. Gamit lang ang cellphone at internet. Hindi na natin kailangan mag-bus, lumabas ng bahay, mag-ayos, araw-araw na naka-makeup, lumalabas, namamasahe, merienda, lahat yan nakalaan. Hindi na natin kailangan mga yun. So, yun yung iisipin natin na itong business na ito is magagawa lang po natin via Zoom or through online. Yung pangarap natin ay kasama natin yung, isama natin yung pagtanda natin. Lagi natin sinasabi na yung yung oras, yung darating yung time na hindi na po tayo malakas. Yun ang nakakatakot. And then hindi pa tayo sapat na alagaan ang ating family. Syempre kasi someday kung wala man silang asawa ngayon, wala pa silang asawa, yes, they can manage to caring to taking care of you. Pero hindi natin masasabi na all the years ay kaya nilang ibigay yon sa atin. Bilang mga magulang, bilang tayo yung mga head of the family, tayo yung breadwinner, mag-isip po tayo kung ano yung dapat na ikakagaan ng bawat isa sa ating family. Na hindi natin iaasa yung pagtanda natin sa ating pamilya. Diba? Mabigat po yon. Kasi mag-aasawa din po sila. Magkakaroon din sila ng ibang family. And then why we do this business? Kasi we have equal opportunity for all. Pareho po tayo. Kapag sinabi nating equal opportunity, pare-pareho tayo na makakuha ng oportunidad na maibigay sa atin yung ating mga inasam-asam as long as gagawin po natin yung business natin. Trabahuin po natin. Yun ay isakripisyo natin. Dahil hindi tayo kikita hanggat hindi natin trinatrabaho. Kapag sinabi pa natin na equal opportunity, kung sino man yung mga nauna, nag-multi-millionaire na sila or million-million na silang kumikita, darating din yung panahon na tayo rin. Pareho. Equal po, pare-pareho. Hindi pwedeng ano yung mga opportunity ngayon para sa kanila, hindi lang para sa kanila. Yun ay opportunity din para sa atin pagdating ng araw na tayo ay nasa level nila. Power o power na power? Kaya equal po yung opportunity. Ito ay hindi lang para sa mga ibang nagmilyonaryo, kundi para sa ating lahat. Basta gawin po yung nararapat. Zero risk, bakit nga natin ginagawa nga ito? Kasi dito sa empowered consumerism ay zero risk. Wala kang mga isho-shoulder na like overhead expenses, wala kang babayaran na empleyado, wala kang babayaran na renta, walang wala. Laway lang natin, syempre mapagod lang tayo, pero worth it naman po. Kasi zero risk, wala tayong rerentahan na iniisip natin na kung wala tayong nakuha ngayon na downline, wala tayong direct ngayon, wala tayong pay-in, saan tayo kukuha ng pangbayad sa renta? Diba? Iniisip natin yon.
Pero dito, zero risk nga. Wala tayong iisipin, wala tayong obligasyon, wala tayong isho-shoulder. Yun lang. Yung ating business plan lang ang ating i-prepare, gawin, trabahuin, implementation, and execution. High reward, zero risk. Pero tignan nyo, ang taas ng reward natin. Pagdating sa araw na magha-harvest tayo ng mga ating itinanim. Walang nagtanim na hindi someday na ma-rewardan. Walang nagtanim na hindi magha-harvest. Walang nag-ipon na walang makukuha. Walang nagtiyaga na walang makukuhang magandang resulta. Walang nag-invest ng pera na wala siyang magagamit o wala siyang mapapala. Lahat ay meron. Kaya zero risk, ano lang naman yung puhunan natin, kaliit-liit. Pero pagdating ng araw, di ba yung mga kitaan, kitaan lang yun, hindi natin alam na ay meron na pala tayong package points, meron na tayong dream life points, di ba? Nandoon na yun. Napakaganda. Ang akala lang natin, kikita tayo ng direct. Pag meron siyang natsambahan na strong leg, kikita tayo ng tearing. Hindi lang pala. Meron pa tayong mga another platform, mga compensation plan dito sa Empowered Consumerism. Meron tayong mga travel incentive. Kasi ito yung mga high reward na pagdating ng araw ay mabe-benefit natin. Sa small capital, of course, magkakaroon tayo ng malaking reward. Pag small capital, ano sabi nila? Kapag traditional, small, capital small? Income. Income, yes. Kapag big income, ay big capital, big income. Income. Yeah, tama o tama? Pero dito tama. Sa business, dito sa AIM Global and OPI, totoo na small capital lang pwede ka nang kumita ng iba't ibang reward. Marami ka ng reward. Small capital, pero malaki ang reward. Agree ba kayo? Yes. Yan. Yes. Pa-thumbs up naman dyan kapag agree kayo. So, yun. What are your benefits? Bilang isang certified distributors. Of course, ano yung mga benefits natin? Bilang mga entrepreneurship dito sa Empowered Consumerism, ang dami. Number one, diba? Ay, ito na. Time freedom. Time freedom, ito yung personal develop natin na kaya nating gawin yung negosyo at pwede nating gawin yung obligasyon natin sa family natin, makapagbanding tayo, makalabas tayo, magawa natin yung business. Kung meron kang trabaho na iba, magagawa mo. Kasi meron tayong freedom. Meron kang kalayaan na meron kang sariling time na gawin yung gusto mo sa oras na gusto mo. Pero kapag naka-stick lang tayo sa isang trabaho bilang empleyado, na hindi tayo nagma-maximize ng mindset, wala tayong freedom. Hindi tayo magkakaroon ng extra source of income, kundi nag-aabang or umaasa lang tayo sa sweldo every katapusan. Okay, sino dito yung hindi pa katapusan, nangungutang na may utang na, may utang na, nakakahiram na? O sino dito? Ako, isa na ako dyan noon. Grabe. Hindi pa dumarating ang sweldo. Meron akong utang.
sa sweldo. Ah, 'di ba? Yung ugali natin mga Pilipino, hey, Coach Tessy, pautang, load sa sweldo. O, mga ganun, 'di ba? Sa tindahan. Sabihin mo kay Nana Leticia, ayan, sa katapusan. Ayan, 'di ba? Papadala si Mama, utang muna sardinas, wala kaming ulam. 'Di ba 'yon? Ah, 'di ba? So 'yun, meron tayong freedom. Kapag tayo ay nasa empowered consumerism, walang hadlang sa'yo. Kung meron man, ay sarili mo na lang, sarili mo na lang nanggagaling yon. Kasi coming from your own mindset. Kapag hindi mo or hindi na natin minamaximize yung freedom natin, yung kalayaan natin na meron tayong sariling isip, sariling plano na gawin ngayon, gawin bukas, gawin mamayang gabi. Nasi-segregate yung mga gusto nating gawin. So ito yung personal development na nagagawa natin sa ating kinabukasan. Hindi natin ito gagawin para sa wala, kundi gagawin natin ito para sa mga kailangan natin. Lahat na, pag sinabi natin kailangan, lahat na yon. Hanggang sa pagmamahal, pag-aaruga sa family, hanggang sa pag-aasikaso sa asawa, sa anak, sa school. Ayan, di ba minsan yung utak natin, ang buhay ng ganito. Meron pa nga ako nakita sa Facebook, ano ba namang klaseng buhay na ganito? Ganito na lang ba? Ipinanganak ba ako talagang mahirap? Hindi na ba talaga magbabago ang aming buhay? My dear mga coaches, kung meron nga lang sana tayong time na sagutin mga yon, di ba? Sagutin natin kasi alam natin ang sagot. Okay, di ba? Alam natin yon. Nasa atin lang po yung gawa. Nasa atin yung plano pero hindi natin ina-actionan. Sa palagay po natin, mangyayari ba? Darating ba sa'yo yung phone na gusto mo? Yung kakainin mo na gusto mo? Yung lulutuin mo na gusto mo? Yung magandang damit na isusuot mo sa Christmas? Kung hindi mo pagtrabahuan, hindi yan darating. Kaya gawin na po natin ang nararapat para sa ating personal belongings. Makakabili tayo sa pamamagitan ng ating pagtsatsaga, financial freedom. Alam natin ang ating pinasukan is meron tayong financial freedom kapag nakapag-build ka na ng organization. Kapag ikaw yung leader na nakagawa na ng grupo, matutulog ka na lang. Ang pera ay hinahanap mo noon. Pero once na ikaw ay nakapag-build ng organization, ang pera ngayon ang magtatrabaho ngayon. Tama? Transferable, alam natin yan, transferable ang ating account. Kahit 65 years old na tayo, kahit wala na tayong insurance, meron pa rin tayong kikitain, pwede pa rin nating ipagpatuloy ang ating account, kikita pa rin tayo. Legacy. Pagdating sa legacy, ano ba ang iniwanan ni Sir Francis na legacy? Sino nakakaalam? Ano yung legacy na iniwan sa atin? Okay. Ano ba yung mga legacy na iniwan? Diba? Magpakatyaga. Shared opportunity. Don't depend on other person. Diba? Ano pa? Shared opportunity, share the product. And then, commit yourself. Dedicate yourself into your negosyo or business. Kasi kung ano man yung mga ginawa ng mga nauna, magagawa din natin. Kung ano man yung mga na namatay na, magagawa din natin yung mga nagawa nila. Huwag natin sabihin na kapag namatay na tayo, is wala na.
Kasi transferable. May maiiwan na legacy ito ay para sa ating family. Na hindi po ito nasasayang. Hindi ito naibabasura. Ito ay investment natin na hindi natin pinabale wala. Legacy natin na ito ay iiwan natin para sa ating family. Agree ba kayo doon? And of course, why do we need this business? Kasi we have the better health as well. Travel and lifestyle. Kapag sinabi natin better health, kasi all the supplements that we needed ay nandito po sa empowered consumerism. And aside from the health, magiging wealth pa tayo. Kasi nagtetik na tayo ng mga food supplement, habang nagtetik tayo, bumibili tayo, gumagawa tayo ng pera. Diba? Ginagawa ng tadhana o ng panahon yung mga benefits natin pagdating ng araw. Kaya hindi po nawawala, hindi nababaliwala ang ating mga ginagawa. At dito, hindi ka lang health, hindi ka lang may kaya, hindi ka lang nagkaroon ng assets, kundi magkaroon ka din ng lifestyle. Ano ba yung mga travel and lifestyle? Ang travel, pwedeng magiging maganda yung ating mood sa ating life. Ma-experience po natin ang mga iba't ibang lugar. Ma-experience natin kung gaano ka-exclusive ang mga hotels na ating titirahan na sino-shoulder po ng ating empowered consumerism. And in this business, magiging life time business para sa'yo. And ito ay magiging lifetime career natin. Pwede o pwedeng-pwede? Pwede nating ipagpalit. Yes, pwedeng-pwede. Pwede nating ipagpalit ang ating trabaho kapag nahihirapan na tayo, wala tayong freedom sa empowered consumerism. Pwedeng-pwede. Ako nga pinagpalit ko. Dahil sa time freedom. Dahil yun ang hindi ko nahanap, hindi ko nagawa during my time noong branch manager pa ako. Yun ang mahirap. Kaya yung lifestyle natin is nag-change. Hindi na tayo mahihirapan pa na bumangon ng maaga, pasukan yung trabaho. Pagdating mo doon, ang dami mo pang kasama na nakasimangot, ang dami pa yung nakatayo lang, hindi ka tutulungan, ang daming trabaho, hindi pa natatapos, tinatayuan ka. Diba? Ikaw naman yan masipag, ikaw ang magtatrabaho. Ikaw ang gagawa. Pero, ang feelings natin, habang ginagawa mo yun, diba, naaapektuhan yung utak mo doon sa mga tamad na tao. Tama o tamang tama? Tama. Tama. Natin itago yan. Guys, matagal ako sa serbisyo. Iisang company. Diyan ako nakakita ng lahat ng klase na pagsubok ng buhay. Pero hindi ako sumuko. Yon. Ganon ako katatag na tao. So lifestyle, magiging magaan, maganda ang ating atmosphere, napakaganda ang ating kapaligiran. Kasi ang mga ito ay kung hindi natin nagagawa noon, magagawa natin ngayon dahil sa empowered consumerism. Gusto mo nga rin mag-travel dahil okay naman na yung travel GC ko. Pero okay lang naman na mag-iipon-ipon pa tayo. Ayan, diba? So yan, yung buhay natin is i-enjoy natin. Enjoy your moment. Kasi who knows, life is so short. What if hindi mo na-experience yung nag-travel? What if hindi mo na-experience yung hotel na pagpasok mo sa loob is nagbubukas na lang yung ilaw? Pagdating mo sa loob ng banyo, idinidiin mo lang yung kamay mo, lumalabas na yung tubig.
idinidiin mo pa lang yung kamay mo doon sa yung liquids, mga ano, dispenser, liquid soap sa dispenser. Naku, nandyan na sa kamay mo. Automatic na po. Magiging maganda yung ating atmosphere sa kapeligiran once na experience natin yun sa mga iba't ibang lugar. Hindi pwedeng hindi natin maranasan yan habang ginagawa natin. Kasi habang ginagawa natin, ito is na-accumulated yung mga points natin, nagkakaroon tayo ng mga pairings, then yung na-accumulate na pairings ay nagbibigay ng travel incentive. Travel GC. Yes, tama yun. So, yan, pwede tayong makapag-travel kasama ang ating family. Diba? O, hindi mo man maisama yung family mo, your own family, pero who are your family? Mga aimers, diba? Ang dami nyo, magta-travel kayo. Kasama mo ang inyong mga hindi mo na nakikilala noon, makikilala mo na ngayon. O, diba? Kagaya natin, hindi tayo nagkakakilala noon, bakit ngayon pa? O, di ba? Kagaya yung mga pag-aasawa, sana noon pa. O, di ba? Sayang, ikaw na lang sana. O, kaya, guys, isipin natin kung ano yung pinaka-the best para sa ating kinabukasan. Huwag po natin ipagkait na gawin yon habang ma-healthy pa tayo, habang malakas tayo. Huwag po tayong ma-de-depress, huwag po tayong ma-discourage dahil once na di-discourage mo yung sarili mo, ma-discourage ka na sa lahat-lahat. Maaaring hindi mo na mai-concentrate na gawin yung negosyo dahil may kaaway ka na, meron ka nang kagalit, wala ka na talaga konsentrasyon. Mali po yun. Huwag po natin isipin yon. Sabi nga ni Sir Georgian, di ba? Kapag meron tayong pangarap, ilagay mo dyan sa post mo. Pwede mong ilagay sa cellphone mo. Hindi ibig sabihin na ipinagyayabang mo. Kundi ipinapakita mo yon, ginagawa mo para every time na makikita mo, na mo-motivate ka kung ano yung dapat gawin. Ganun po yon. Ilagay sa wall. Ilagay mo sa cellphone mo. Ilagay mo doon sa cover mo. Para magpapaalala na I can manage. I can do this. In what way? Ayan. Of course, time and effort. Investing yourself from the product to the travel to the lifestyle, and of course, habang ginagawa yan at habang ginagawa naman yung negosyo ng mga downlines natin, dahil tayo yung nag-build ng organization, kumikita ka kahit nagta-travel ka. Gusto nyo ba yon? Lahat tayo gusto nating mangyari yon. Nakaka-excite na someday is maranasan natin yung magta-travel. Kaya meron tayong better health and better situation, then pwede nating i-change yung life natin dahil sa mga travel incentive natin. Libre yun. Saan pa tayo? Sa walang mapapala? O sa meron. Siyempre, doon sa may mapapala. Hindi na natin gagawin yon kung hindi tayo magsasucces. So, association, eto na. Kapag ang association natin or community natin or ating grupo or ating organization, ayan, pare-pareho lang po. Kapag nakapag-build na tayo, ito is ano ha, let's say for example, iisa tayong team. Iisa tayo. Magkakasama tayo. Okay. Ano yung mga pakay natin? Palaguin ang ating network.
palakiin ang ating mga tao. Para yung mga tao na yon, gagawin din yung ginawa mo. So magkakaroon tayo ngayon ng malaking asosasyon. So yun na, pagdating ng araw na lumaki, lumago, dumami kayo, asosasyon na yon. Nakagawa na kayo ng malaking association na kung saan kayo ay nandoon na sa under the umbrella na hindi na matutuluan ng ulan. O, naintindihan niyo kung ano yung ibig ko sabihin. Siyempre, nandoon na tayo sa under the umbrella na umiikot na tayo doon habang iniikot na natin yung umbrella na yun, dumadami tayo. Kasi binubuklot po tayo ng association. Nagpapakarami na tayo, gumagawa na tayo ng malaking association. So once na nagawa natin yon, kaya meron tayong residual income. Sino nga ba yung mga kikita ng residual income? Diba yung mga network builder? Yan. Okay, nandun naman sa training natin yan. Nire-remind ko lang kayo sa simple na paraan kung bakit natin gagawin yung business. Okay po? So, till next time. So, meron ba tayong naintindihan na bakit natin ginagawa yung business? Number one, ayan, one time membership and lifetime lifetime discount or lifetime business can be done part-time, full-time. Meron nag-start po tayo sa low startup course. Meron tayong best retirement plan po dito. Meron tayong equal opportunity para sa lahat. Ang lahat para sa isa. Baliktarin natin. Ang isa para sa lahat, ang lahat para sa isa. Ibig sabihin, association, and then equal opportunity para sa iisang company. Zero risk, pero high reward. Yan. Okay? And what are your benefits? Meron tayong mga time freedom, meron tayong financial freedom. Ito ay meron tayong iiwan. Meron tayong maiiwan kahit papaano. Ito ang pamana natin sa ating family. Tama? Pwede nating i-career, gawing career for life, for lifetime. Hanggang mawala tayo, habang kaya natin gawin, gawin po natin. Sayang, ang daming benefits. Aside sa pagtetek natin ng mga produkto, nagiging health tayo at nagkakaroon tayo ng mga kita at mga incentive. Ayan, kapag lumaki na tayo, syempre, magkakaroon na tayo ng association or organization. Tama? So, ayan po ang ating yan, small training ngayon, short training rather. And idagdag po natin yung goal natin. Okay, isa lang po na direct, isang ad account. And then PMA, please, PMA. Pwede na tayong mag-umpisa ng PMA ngayon. Hanggang 25 dapat tapos na tayo sa abroad. Okay. Pero pwede na kayong mag-PMA kasi kukunin ko na lahat hanggang 15. Meron na lang akong 10 days left. Mag-PMA na. Kung hindi pa kayo nakapag-PMA, pero mag-PMA kayo, ipi-PM nyo ako. PMA, ayan. I suggest mga coaches na gawin nating double or triple para mas mabilis tayong ma-promote at syempre mas malaki yung kita natin kasi meron tayong double and triple flowback points. Yan. And okay, pakipasa po ito. Earnings, how much? Earning, pakipasa. Kasi natabunan na yung mga nagpasa. Earnings, please. Kasi gagawin ko na yan.
earnings, how much? The whole, since you started this ano business. PMA, pakipasa na lang din. And then, okay, PMA. Number three, pakipasa po ng magandang picture. Picture na ano siya. Huwag kayong mag-alala, huwag niyong lalagyan ng mga background. Kasi gagawan ko din ng background. Yung ano lang, plain na picture, please lang. Okay? And preparation. Okay, para kukuha ako ng success training story. I-PPM ko na lang kayo. Hindi ko na ano, basta para makapag-prepare kayo. Deepest why? Hindi na tayo mag-product presentation. Okay. Kung sino yung mga nag-training, nagbigay ng training the previous months, ay kasama pa rin kayo dito. Meron tayong best performance in training. Makita nyo, yung mga attendance, kahit yung mga nawala na, meron sila para maging fair. Kasi, di ba, yun nga sinasabi natin na equal opportunity. Hindi porket na tinanggal ko sila sa GC, nawala sila sa GC, ay hindi ko na rin sila sinasali. Hindi po. Kasi kasama po sila that time. Okay po? So, ayun. So, best performance in training. And best compliance. Best in compliance. Compliance po, yung mga nagko-comply, mga nag-share, mga nagre-react, mga ganon. Ayun. And then, ayun lang muna. Pero, after this month, take note guys. Umpisahan na natin yung bago kong ginawa. Yun na, umpisa na natin yun. Napakaganda. Ituturo ko kayo. Ang ganda kaya yun. Ang ganda-ganda. Simple lang. So, meron tayong mga presentation. Ibibigay ko na lang mamaya yung ano nyo, mga task nyo. Isusustain muna natin for 10 days lang. Okay ba kayo? 10 days na lang, isustain lang natin yung ano, yung GC natin, trainings natin, kasi wala na tayong na-post sa YouTube natin. Ayun. Magbibigay ako ng trainings bukas. Ako na lang muna. Magti-training tayo sa OVI. Second, product presentation. And then third one, Easyverse presentation. So, yun po. Meron tayong tatlo. Sino gustong mag-present ng Easyverse? So, yung mga ready. Yung mga may kaya. Pwede pa rin kayo gumawa ng ng poster nyo. Yan. Baka i-live ko bukas kasi ang dami nang umiiyak. Alam nyo kung minsan kasi gusto ko lang sana na makasama din sila sa Zoom, pero yung mga iba, ang point nila, pag nasa trabaho, hindi sila makapasok sa Zoom. Pero kapag sa live daw, habang hinahawakan yung cellphone, nanonood sila at nakikinig. Which is naintindihan ko naman yon. Okay, so bukas ako. Gagawa ka Coach Gemma, mamaya na. Bukas Monday, OVI. Tuesday,
Ang ganda kasi yung ano eh. Product presentation. Easy. Easy product presentation. Yan. Si Coach Tessie naman. Easy verse. Easy verse. Kaya mo ba, Coach, ano, Coach Michelle? Okay ka ba? Okay ka na lang? Okay ka lang? Yung asthma mo, okay na ba? Okay na, Coach. Hindi. Bawasan nyo na yung Prada kung marami. Pwede, Coach. Okay lang. Tapos, bawasan nyo. Kahit konti lang. Pahapyaw lang na Prada. Ang importante yun lang, yung may kunting benefit, may kunting ano. Okay, so si Easy Verse, si Coach Michel, Coach Gemma, sa 8. Coach, pass mo na ako, Coach. Ay, oo nga, may sakit ka pala. Product presentation, Easy Verse. Okay, Coach MJ, kaya mo DTC? Hindi ka pa nag-present ng DTC. Para mag-ano, mag-uwan. Kaya? Kaya sa Thursday? O meron ka pang... May pasok. Anong araw, ma'am? Thursday. Kung meron ka pang gagawin, walang problema. Yun lang. Hindi pa ako masyado sa DTC, ma'am. Ayun nga ang problema eh. Dapat nga malun. Sino bang marunong sa DTC? Sino mag-try? Coach Leticia. Kaya? Actual. Hindi na po ko pwedeng mag-present, Coach. Yan, parang... Pag-silip-silip na lang talaga ako sa training natin. Coach Annalie, kaya mo? DTC? Ha? Mahirap pa. Oh, mahirap talaga kasi. Coach Mavi, kaya? Oh, naka-mute ka. Okay, anyway, yun lang. Anyway, gawin na lang muna natin yon, yung tatlo. So, bukas, OVI. Gawa ka na lang, Garod. Ano, nag-Ilocano tuloy ako. Coach Gemma. Okay. Coach Tessie, Prada presentation. Easy verse si Coach Michelle. Coach Michelle, kahit short lang, ha, kung nagre-recover ka pa. Okay na. Ano lang, ano yun, easy verse Prada? Easy verse, echo. Easy verse, okay. Yung may, ano, may benefit. And then ano, may financial empowerment, yeah. May marketing plan. Meron din akong ginagawang marketing plan, pero kakaiba. Pero hayaan nyo na lang muna na ayusin ko lahat. Tapos tignan nyo, napakaganda talaga yun. Okay. So yan, kahit konti lang yung product niya. Kailan ma'am yung DTC? DTC kung gusto mo sa Thursday. I will try, ma'am. O sige, try natin. Coach Victoria Magno, anong kaya mong i-present? Alam nyo kung bakit ko kayo ginagawang ganyan? Para ilabas nyo yung courage nyo, ilabas nyo yung porte nyo, kung ano yung kaya nyo. Matanggal lang yung mga kabakaba nyo. And by the way, sino ba ang yung mga mag-PMA na? Ihanda nyo na kasi alam nyo, December, ber. Ang hirap nang makapasok sa internet. Ay, sus Maria. Okay, so guys, thank you so much. Thank you sa mga dedikasyon nyo. Sa mga assignment nyo, nakakatuwa, ang gagaling. Meron mga, Diyos ko, nakakatuwa. Grabe, ha? Tuesday ako, Coach. Tuesday. Yes po. Tuesday ka. Kaya mo ng Tuesday? Yes. Sakto? Sakto. Kailan niyo sa akin, Coach? Coach Michelle, sa Wednesday. Kahit ano lang, maiksi lang yung product niya. Kahit lima lang, yung easy product. Sige, Coach. Lang. Okay lang. I-sustain lang natin yung 10 araw kasi gagawa na ako ng ano. Meron na tayong guest. Si Upline Rodel Ganaban.
And syempre, meron tayong ano mga coaches, ha? I-free up nyo, 20 please. Thanksgiving, kahit ito lang, sandali lang naman ito, mga 3 hours lang. Thanksgiving and awards natin. Meron tayong opening prayer, meron tayong closing prayer, meron tayong attendance, meron din tayong mag-TikTok, kukuha ako, meron tayong in the intermission. Sino nga pala? Coach Tessie, ikaw in charge dyan sa intermission. Yung ano ha, alam nyo nang gagawin yun, yung hindi tayo makopyright. Ano, kaya? Kung hindi kaya, TikTok. Maganda kasi yung napakaganda yung tugtog na ano, live. Ang ganda, di ba? Gawin nyo nga kung kaya nyo nga hindi tayo makopyright. Meron naman tayong mga singer dito. Andiyan si Coach Arnita. Si Coach Victoria Magno. Ah, sino Victoria pa? Victoria Magno. Yes. And then, meron tayong mag-handle ng ano to, yung flag ceremony? National Anthem. Alam nyo yan, dahil nandito na... Coach Ella, ano bang kaya mong i-present? Meron ka na? Napupusuan kung ano yung kaya mo? Product? O ano? Ah, wala. Tumatawa. Anyway, I know na ganun. Hindi. Okay, so closing prayer, Coach Tessie. And God bless each and every one of us. God bless our company. God bless our goals, mga coaches. Keep going lang. Never give up. Okay, so ayan, pray na tayo. Closing prayer na ba, Coach? Yes po. Okay, let's bow our head and feel the presence of God. Heavenly Father, we thank you so much, so God, for this wonderful time that we had for today. Salamat, Panginoon, sa aming pong pag-uunawaan at napakaganda po naming pinag-aralan muli, Lord. Salamat, Panginoon, sa bagong unang araw po ng December na aming pong pinag-uusapan. At Lord, sa buong buwan na to, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, ganun din ang ating mga mahal sa buhay. Lord, salamat sa iyo pong presensya at ganun din dakilang Diyos na punuin mo ang aming puso ng pagmamahal at pag-uunawa ng bawat isa as we go on our journey, Lord God, sa aming pong pangarap sa buhay. Ay Lord, magsama-sama po kami na may pagmamahalan. Lift one another and help one another. Salamat Panginoon at ikaw ang may taas sa aming mga buhay. Salamat sa iyong pagmamahal at gabay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sana sa pagpupuri natin ay ibigay ni Lord ang ating mga pangangailangan. Lalo ngayong December, ang mamahal na mabibili, ang dami nating kailangan. So, yun lamang po. See you bukas about sa OVI. Thank you. And meron ba kayong gustong sabihin bago ko i-close yung recording? Tapos kuha tayo ng picture. A picture. Smile! Ma'am, tanong ko pa ulit yung jacket kasi kukunin niya yung isa. I-deliver ko mamaya. Bakit? Ano nangyari sa t-shirt? Ay, sa jacket. Magkano na po yun, ma'am? Nakalimutan ko po kasi i-deliver ko na po mamaya. At yun, sa totoo lang, 2,000 yun. Magkano yun sa 2,000? Sa 2,000, dito sa... Pero binigay ko lang ng 1,400 dahil sabi ko, regalo nyo na sa akin yung 500. Thank you po, ma'am. Yung isa kasi may merong maliit na ano, medyo kalawang siya, ma'am, dito sa ano niya, sa may tie niya. Oh, siguro nag-moisturize 'yon, tapos alam mo naman pag ano, nag-moisturize siguro, yun na naiisip ko, moisturize. Yung tubig, yung moisturize, moist. Yeah, nag-moist. Nag-moist. Ayun. Nag-moisturize. Moist. Ano yun? Nag-moist. Oh. Kasi kapag moisturizer, yung na, ano na, naikalat niya, naikalat na yun. Mag-conditioner ka. Ayun. Siguro ganun ba? Anyway, ibigay mo na kahit 1,000, walang problema. Hindi naman masyadong problema yon. Ano? Okay. Open naman yung mga camera, please. Smile. Ayan. Ayan. Coach Priscilla, Coach Arnita, asan ang mga picture? Coach Nita, Nits, welcome ha. Ayan, Coach
Needs ay grabe ah. Giniginaw talaga, naka-jacket. Smile! Yan. Uha muna tayo sa immersive. Yun. Yan. Madilim ako. Sino madilim? Ako. Ay, narinig ako. Sorry. Parang maganda dyan. Ay, tignan nga natin sa mas maganda pang... Mute ko pala. Ito ba yung maganda? May, nakasarado na naman dyan. Ay, ang dami nating viewers dito sa picture na ganito. Kuha nga tayo. Sino yung nandyan na nakasarado? Hindi. That's Stacy. Wala na. Nagmumo o ano? Nagmumo. Okay, so ito na. Smile. Smile. O, syempre, mukha ko makikita una ha. Huwag kayo magselos ha. Bye, smile. Yan, ganda ha. Isa pa. Oy, smile. Yan, sa taas. Smile. Yun. Isa pa. Saan pa yung maganda? Ito ata. Ayun. Wala, si Coach Tessy, wala siyang kuha. Ayun. Ayan, lumabas. Smile! Itaas mo ng konti, Coach MJ, yung ulo mo. Coach Nitz, ulo. Ulo itaas. Konti lang. Yan. Hey, Coach Nita. Coach Nitz, nawala ka na. Yun, itaas mo ng konti. Coach Nitz. Wala na. Si Coach Arnita, nakasarado. Dito kaya. Yan. Smile. Yan. Tingin naman dito at saka ngiti. Ayan. Ayan. Nasaan na yung mga heart? 1, 2, 3. Heart. Heart. Virtual heart. Dami! Yan, okay. Kagabi, wala ako masyadong nakuhang picture. Ewan ko, nag-busy-busyan kasi ako. So, ayan po, see you sa GC. Ay, oh, tama, sa GC. Ayun, see you doon at ingat po kayo kasi malamig na. Ingatan nyo yung ano, mag-lemon-lemon. Ayun, tignan nyo si Coach Gemma. Medyo okay na ba? Okay na? Hindi ko na naidaan yung jacket mo, Coach Gemma. Sorry ha. Sobrang labas ka ba bukas, Coach? Siguro, i-check ko. Idaan ko na lang. So, meron Coach, pa, padaan, Coach, padaan ko ng isa town, Coach. Saan sa isa town? May kukuha ng isang si Supreme. Saan doon? Ibigay ko sa'yo yung address. Sige. Okay, so guys, bye-bye, Juan. Bye po. Bye, everyone. Bye. Thank you. Four. Bye. Thank you, Coach. Bye-bye. God bless. God bless, everyone. Happy lang, happy lang. Ayan. Okay, see you. Bye.